Para naman dito sa execration, ayan, pinalitan din Grimms Nando and yun, Grimms Nando. Yun nandito yung bago nila. So I think let na to na. Rock na tayo. Alpha Gaming, wala dito Alpha Gaming sa DAC. All right? So inform niyo na ako kung may something wrong sa stream natin para maitama natin agad, no? All right. Shoutout nga pala sa viewers. Medyo, alam ko, medyo konti viewers natin dito kasi nasa kabilang stream. TNC versus Fire Dragoon, ang kinakahihintay ng lahat. Debut ni, hindi naman debut kasi nakapaglaro na si Armel sa TNC, pero eto na yung official roster. No, Armel as a member of TNC. Hindi di na siya Armel as a stand-in. Alright? Ayan, link ng TNC nasa Kuya Nick WXC. So, for Geek Fam, sabi ko na nga kanina, X-Rag. Pinalitan si Playhard. Pabati dito sa Iloilo while what eating, Bachelor. Lipat lang ako kay Kuya Nick. Okay lang. Walang problema kung lilipat kayo kay Kuya Nick. Actually, support-support din yun. Di ba, Axel? Alright. Pinga ko niyan. Salamat. Inumin muna tayo ng gamot. Sponsored by Axel. Pero Naga Siren yung magiging first pick dito ng Geek Fam. Yep, sinisipon tayo. Talaga yan eh. TNC, ayan, dun kay Kuya Nick WXC, TNC mga sir. Alright, TNC, sino pumalit kay Bimbo? Ayan, Nando, Grimms, Carl, Yaj, and Kimo. So, eto, Clockwork will be Execration's first pick. So, Clockwork SF ba sila agad dito? Ayan. Saan po galing si Grimms? Galing po sa team to, si Grimms to po yan. Galing ng second team ng Execration, which is yung Ang Gaming. No? Galing Ang Gaming. Pareha kayo lahat may sakit. Medyo yun talaga yan. Pero hindi sila mag-SF Clockwork. So Disruptor, yung magiging first pick dito, ay second pick dito ng X eh. Yan, ang ingay na nila dun sa kabila. No? Pero okay lang yan. Shoutout nga pala dyan sa mga nasa kabilang stream. Si Rain at si Kuya Nick yung nagkakas nun sa kabila. Ayan. Laro na TNC. Ayan, sa Kuya Nick WXC mga sir. Alright, so tulungan nyo na lang po ako kasi after nitong draft, hindi ko na po makikita yung Twitch chat. So, ayan. After nitong draft, hindi ko na makikita yung Twitch chat. So, sa mga nagtatanong dyan, kung may magtatanong pa na kung saan ang TNC, pakisabi na lang po na nasa Kuya Nick WXC. Pero Gyrocopter will be Geek Fam's second pick. Post for X-Rag? I think so. Yung papalitan niya si... Kwan eh? Papalitan niya si Playhard eh. As a support. At mahirap na yung... Ngayon pa kayo mag-change ng position or mag-change ng role sa roster. Alright, multi-stream is hard, sabi dito ni IMR023. Alright, pwede kayo mag-multi-twitch. Exclamation mark multi. Ayan, sabay. Wombo X Combo slash Kuya Nick WXC. Nakalock yung game ng TNCFD. What do you mean nakalock? Naka-hide? Naka-hide yung lobby? Naku! Si Playhard, free agent po sa Southeast Asia. As far as I know. Ayan, but wala pa TNC... Di po rin natin alam kasi mas nauna dito yung Geek Fam X eh, no? So, yan. Meron tayong Naga Gyro and Queen of Pain will be banned from the side of Geek Fam. Queen of Pain, Nyx Assassin, Batrider, and Omni. Ayan. And Pak dito yung magiging fourth ban ng X eh. Pak, Gondar, Razor, and Tiny. Ingay nila doon. Ito yung ingay nyo dyan. Uy! Bakit nabago yung sked ng TNC? Nabago po ba yung sked ng TNC? Paano mag-dual stream? Eto po kuya. Hatid sa yon. Exclamation mark multi. Hatid sa yon ni Nightbot. Best of 3 po. And from the Southeast Asian qualifiers, dalawa yung kukunin. Alright? Dalawa yung kukunin from the Southeast Asian qualifiers. Sip po nun, chef. Yep. Sinisipon po tayo. So, ba't po nag-back out yung TNC sa WestG?
According to old news, eh, kasabay nung Galaxy Battles yun. So yan, exclamation mark, multi-twitch hatid sa'yo ni Nightbot. Oy, Nightbot, magtrabaho ka, binabayaran ka namin. Tubig, ayan, meron tayong Gatorade. Pampatanggal nung bara sa ilong. Pero DK, ibaban dito ng execration. So, hinihintay natin dito ngayon. Third pick ng execration. Plema Gaming. Sobra, Plema Gaming talaga mga sir. Or Sipon Gaming. Sakit Gaming. Cancer Gaming. Shout out! Uy, dito lang ako sa'yo. Sabi ni Tooth Knuckles. Ba't di mo kasama si Ishii General? Nasa kabilang stream po, naka-assign si Ishii. Saan napunta si Playhard? Free agent po siya ngayon sa Southeast Asian region. So, ayun, as far as we know, free agent po siya. Alright? So, lineup ng XA, ayun, nakikita nyo po. Kimo, Grimto, Nando, Carl, and Yaj. Taskas Titans, pagkatapos sa pagkatapos nito. Nagkakahawaan, sino ba nagkalat ng virus dyan? Di po namin alam sino. Nauna nagkasakit, si Iishi. Tapos ako, tapos si Calbs, may nagkakasakit na rin. Si Herbs, di pa gising. Bayon ko, bakit di pa gising si Herbs, pero... TNC na dun kay Kuya Nick WXC. Alright, dun. Mga news, mga... Ayan. General, may team na ba si Tihi? Malalaman natin yan in the next couple of weeks or the next following weeks, no? Malalaman natin kung saan ba talaga, saan na team si Tihi. Kasi as of now, nasa Taskas Titans po siya sa stand-in for DAC qualifiers. Alright. So, ito, Jakiro for Geek Fam. So, Jakiro Naga, yung magiging support duo nila dito. Malamang sa malamang. Hello, Kenneth 2. Shoutout sa'yo. Sino yung X-Rag sa Geek Fam? X-Rag from Happy Feet po yan. Pubstar. Ayan. Pubstar ng, I think, he's Australian according to, eto ah. X-Rag. Yun, he's Australian. Augustus Jan Casañada. Ayan, Puff Pinoy. No? Ayan. Wala na si Play Hard. So, Grims is from the second team ng EXE, ang gaming. So, na-promote, no? Na-promote siya papunta sa first team. Shoutout naman habang nasa office, easy work, easy watch. Huwag ka lang magpahuli. No? Kailan laro ng Fnatic? Mamaya rin, after nito set, first TNC Fire Dragoon Execration Geek Fam yung magkasabay. And then after nyan, yun na, Fnatic. Ito, teka lang, check natin. Nawala yung Liquipedia ko eh. Fnatic and Boom ID, Mineski, Taskas Titans. Ayun, Katibang Gamers. So full-blooded Pinoy na may Australian citizenship. All right, dito sabi ni Kuya Enzi Prince Esner. Ayan, mahirap i-pronounce yung pangalan ko, pero ayan na. Hindi pa tapos yung laban ng TNC. In fact, di pa daw nag-uumpisa. Pero nasa lobby na sila, nasa Kuya Nick WXC yun. Ito, Geek Fam, onto their fourth pick. General, shoutout. Greet me sa Abu Dhabi. Rodolph, 1234. Grims is from Ang Gaming, second team ng EXE. Na-promote, papuntang first team. Mga ganyan, na-promote from kumbaga NBA, from D-League to the main league. No? Ganun ba yun? From D-League to the NBA mismo. May sakit ka, General? Iba boses. Opo, may sakit po ako. Sinisipon po tayo at inuubo, kaya medyo deal with it na lang po mga sir. Pero makakapag-cast pa rin ako. Geek Fam? Oh, Medusa. Yun lang. Mag-Medusa Skemberlu ba sila dito? Mo Skemberlu Gyro. Sample naman po ng kanta. Wala po. Hindi ako makakapag-sample ng kanta. Masama nga yung pakiramdam natin. Pag-greet dito sa ospital, nanonood ng DAC, Jessica Bitawag. Ayan.
Buti na lang may DNC qualifier watching from Terminal 3 at tagal ng Cebu Pack, always delayed. Malamang sa malamang. Talaga yan mga sir. Na dead delay. Kailan laro ng... Oy, Black All Invites. Oy, wag. Nagkakasta, oy. Pa-invite-invite ng Dota. Ayan. DAC Fanatic Boom ID mamaya pagkatapos nito. Nitong first set. Ayan. Dapat sinabay nila nila lahat, no? Pero kasi mahirap. Mahirap din stream yung apat na magkasabay-sabay na laro. Yes, game 1. Ayan, Geek Fam versus Exe. And final ban dito ng Geek Fam. Ayun. AM for Execration naman, Tide Hunter. So for Execration, malamang sa malamang, Death Prophet to ni Santino o ni Carl. And Fire Dragon na TNC, nag-umpisa na rin pala sa kabila. Shout out in Ral sa Imura ko. Bahala silang Kuya Nick. Diyos ko. Inom ka lemon with honey, taas ng vitamin C nun. Ayun. Yes, pero Night Stalker will be Geek Fam's last and final pick. Okay, so I think Night Stalker for Naga Siren offlane. Pwede. Pwede rin mag Night Stalker offlane, Naga Siren 4. Pero titingnan natin mamaya. Tapos na TNC, nasa kabilang stream. Alright? Nasa kabilang stream. Kuya Nick WXC, yung TNC. So, eto. Execration, they still need a reliable carry. Ang tanong, sino? Alright, pagkatapos ng draft, hindi ko na mababasa yung Twitch chat nyo mga sir. Oh, juggernaut. So, eto na. Again, after this, hindi ko na mababasa yung Twitch chat. So, sa mga nandyan na, na nanonood, uy, Chiwan Medusa pala. Hindi pala Scamberlu Medusa. Alright, sa mga nanonood, paalala lang po, TNC versus Fire Dragoon, nasa Kuya Nick WXC. Shoutouts from Palawan. Ayan, si Macari Zero. Again, sa mga nagtatanong TNC versus TNC Fire Dragoon, sagutin niyo na lang po no sa mga nasa Twitch chat. Tulungan, magtulungan na lang po tayo dito kasi single monitor setup lang po tayo dito sa loob. Sila doon sa labas, payaman sila. Mark, ayun, from Genesan. Hello, hello sa iyo. Pero eto na. Let's proceed dito sa game. The draft is on and let's go. Mawawala na po yung mukha ko diyan. Kaya palag-palag na 'to mga sir. Binabati ko pala lahat ng mga viewers natin dyan. 384 viewers natin sa Twitch. Thank you so much sa panonood. And of course, mga viewers sa Kuya Nick WXC. Ayan. Kuya Nick WXC. Ayun. Ako, 3,000. Grabe naman. 3,000 talaga. Grabe kayo, 3,000. Ano ba yan? Uy. Pero eto na, the game is on mga sir at pakilala na natin ang hero natin for both teams. F5 tayo dyan. So for Geek Fam. Wait, uy. Directed camera naman yan. Ay, pre-camera naman yan. Ay, hindi nakaset. Naku, talaga. Eto, for Geek Fam, it's Scamberlu sa kanyang Gyrocopter. March sa kanyang Night Stalker. Oli, Jakiro, Shiwan sa kanyang Medusa. And X-Rag sa kanyang Naga Siren for Execration naman. Kimo sa kanyang Clockwork Grimms Disruptor. Nando Juggernaut. Carl Santino sa kanyang Death Prophet. And Yaj in his Dark Seer. So wala po tayong setup yung auto-follow na hero, no? Pero titingnan natin. At nakakita natin dito, nagpiping lang sa may bottom rune. Medyo... So guys, palagay nyo guys, sino mananalo dito? Based on the draft, ako... I think pag tumagal lalo yung laban, I might have to give it to Geek Fam if they can prolong the game. Lalo na pag nakapag-farm ito Medusa and yung Gyro kapag nagkaroon na ng damage item yan. Malamang sa malamang. For Execration naman, they just have to end the game as early as possible. Kumbaga, maybe mid-game, mag-online yung Death Prophet. At level 8, level 9, pwede na siyang tumake ng towers. Now we get the good stuff. Ayun, tignan dalawang bounty. As I was saying, level 8, level 9 na Death Prophet. Pwede na kumuha ng objectives. And siguro succession na lang rin ng mga skills nila dito. Vacuum wall combo, then disruptor na static storm kinetic field. Alright.
So it's going to be a Carl Santino and Shiwan on the mid lane. Bottom lane naman natin doon na nagkabugbugan. May nakita na akong Kags. And nagkakabulan lang dito yung dalawang support. Ayan, X-Rug and the Grimms. Steady steady lang din yung dalawang teams dito. So shoutout nga pala diyan kay Joma, nakakarating lang. Oh. Pakalupit 'yan, boy. Naku, naku, ayan. Balik ka dun. Baka bakasyon ka ulit muna, isang araw lang. Ay, tatlong araw. Ewan. Patay na yata eh. Ano dyan sa taas niya mo? Si Eric na sa taas? Eh, di baka umuwi talaga. Wait, lag. Sabi dito ni March. So, may panandali ang post po tayo. Shoutout nga pala. Last hits! Sorry, sorry. And pa... Ayan, wait. Wait, W. Ayan. So last is pala. Pasensya, pasensya. Awat, awat. Steady lang, steady. Stream ng TNC. Ayan. Nasa Kuya Nick WXC po. Pero dun sa may mid lane. Ako, may Kags tayong nakita sa X-Rug na huli. And makipag right clickan lang naman. Wala pang casualty so far. Wala pang na first blood. Inabot ng dual breath. So in terms of last hits, Medusa 2-2, Death Prophet 4-4. Radiant's top tower is under attack. So maganda yung mga bagong update ngayon, no? I think Medusa, naku po, ayun na yung Kags, on to X-Rug. Medyo aggressive si Kimu dito sa pangka-Kags, ha? Giyang na giyang yata. Pero again, for Medusa, talent 3, level 20, 700 mana na lang instead of 800. Reto pull stacking for Geek Fam will be Oli, pero nakita siya dito ni Kimo. Wala lang, ha, bulabo lang mga sir. Medyo so far up makikita natin dito ng tension yung bottom lane and top lane. Pero medyo matagal pa bago makapag first blood. Wait lang. Mababati ba tayo? Nando, tatakbo-takbo lang muna. So kala ko mabibigyan. And hindi nakapag na, nag-ensnare. Oy, may glimpse back. Gusto ko ba't in-ensnare yung courier? Nakakita niya dun yung courier. In-ensnare yung courier, mga sir. And yeah, back to the mid lane tayo. Matchups natin. 12-5 for the Death Prophet. Medusa 8-2. Tabag dito naman sa may bottom lane. Battery Assault Kags on to Oli. Nandito rin si Yaj. Ayan na, na-surge. Nako po, Oli, dropping low at mamamatay yung ating Jakiro. Rocket barrage dito by Skemberloo, pero kumalahati rin yung buhay niya. Doon naman sa may top lane, nagbabanta na naman dito yata yung Execration. Hindi raw, hindi na lang nila tinuloy. At mid lane, medyo passive yung mid lane. Iniwanan. Iniwanan na ng mga nagbe-baby-baby ng support. A nice play coming from Kimo, the Invist rune. To Kags, Patria, Assault, plus yung Ion Shell ni Yaj. Shoutout nga pala sa mga viewers natin dyan. Hello, hello sa inyo guys. Medyo tahimik pa yung mapa so far. Kaya naman eh, antay-antay lang din tayo. Kasi both teams are taking it way too carefully dito sa game number 1. And then, napaka-importante nito kasi dalawang teams, again, dalawang teams yung kukunin sa qualifier. I mean, sa Southeast Asian qualifiers, dalawang team yung kukunin para sa DAC. Yung mga picks yun na teams, guys. For me, I think it's nasa TNC Fanatic at TNC Fanatic Mineski lang. Para sa akin, ha, nandun lang talaga sa tatlo na yan. Believe it or not, realistically speaking, pero eto si Kimo, may double damage rune, nag-Kags pero walang nahuli. So, pastera pa rin. 0-1 pa rin tayo dyan. At 5 minutes, medyo slow-paced yung game natin. Kamusta kayo dyan sa Twitch chat? Ayan. Again, TNC, nasa Kuya Nick WXC po. Kuya Nick WXC. Shoutout nga pala dyan kay Axel. Ayan, katabi ko ngayon. Shoutout din pala sa mga nakapanood ng 1v1 ni Alo at ni Sir Mike kagabi. Na nakita natin, nanalo si Alo.
Partida, invoker, walang keyboard. Mouse lang gamit ni Alo. Karoon ako ito, na-avoid si Nando sa may top lane. Pero nandito rin si Grimms. Steady lang sabi ni Grimms dito, pero yun lang tinamaan ng Nas. Naku po, grabe naman yun. Nahuli pa. Yadge mamamatay. TP out dito si Kimo. Pauwi ng bahay. Napakaganda yun ha. Homing missile to net. And then Riptide. Tapos dual breath pa ni Oli. So nakaisa agad dun yung geek bomb. Eto na ko, may glimpse back. Wag mo, don't touch my carry. Sabi nito ni Grimms, don't touch my carry. Pero yun, magra-right click lang. Makikipag-agawan sa bounty rune. Kaso sabi niya, mas importante yung ma-right click ko dito si Grimms. Pero nako po, nandito si Kimo. Sabi nga, don't touch my support, don't touch my carry. Holy, nahabol ni Yadge. Lang. Kukuha na lang muna ng bounty rune yung dalawang team dito. And last hits, nangunguna yung Death Prophet. Kimo na naman, naka-invis rune. Last time nakapag-invis rune si Kimo, nakapatay sila. Alright? Nakapatay sila sa bottom lane. Walang detection dito yung Geek Fam. Yan, oh, kitang-kita. Klarong-klaro sa TV-TV mga sir. Si Q1. Uy, ayun na. Inumpisahan na, pero eto na yung Spirit Siphon. Ako po, X-Rag. Mamamatay si X-Rag. At eto pa, Exorcism. Kinumit na dito. TP is coming in onto the mid lane. Nandito na yung Scamberloo natin. Rocket Barrage onto Carl Santino. Diyos ko, may cooldown pa. Pero si Q1 mamamatay. At hindi nakakapatay dito. Sayang yung pagtipi nung Gyro. Nasayang yung pagtipi ng Gyro, di siya nakapatay agad. And, nakadalawang kills agad dun yung X eh. It's X-Rag and Q1 yung nakuha nila. Pero yun, may na-net. Nando dropping low. Uy! Paganda naman! Pagandang save ni Kimo dito mga kaibigan. At eto pa ngayon, X-Rag, kakabuhay lang yan boy. Hahabulin. Ra-right click in. Nahuli pa ng kinetic field. Diyos ko, Lerds. X-Rag, dropping low. Mamamatay ba? And yes, mamamatay. Si March, 3v1 ka boy. Hinahabol pa. Right click. Ako, lilipad. Mamamatay si Kimo. Supportal combat, darkness, kinumit. Pero walang mana dito si March. Saktong bugbugan lang yung nangyari doon. 8 minutes in, we are 2-4. Napakaganda para dito sa side ng Execration to have that lead. Pero in terms of net worth, dalawang dito yung Geek Fam, less than 1k net worth. Pero Nando, may shook-shook-shook oh. Glimpse back, Diyos ko. Right click, thunder strike mo baby. Shook. Naku! Tumalon dun sa isang creeps. Yung last hit na shook. Yun lang. Natumalon sa isang creep yung huling ganun. Yung huling, basta yun na yun, yung huling hataw. Yung huling hataw. Super farm lang dito si Carl at level 8. Sasabihin natin, level 9, he's off to take objectives na. Alright? Level 9. Nahuli dito si Yadge. Homing missile pa more. Plonk! Binaba yung infused train drop. Teto, Oli. Na dito sa Gedli. Tapos Scamberloo. Wala pang ice spot, so wala pang panghuli. At medyo tumahimik din yung mapa. Magte 10 minutes na tayo mga sir. Execration leading with less than 1k net worth. Face boots na rin dito yung Juggernaut. At mag battle fury ba yung Juggernaut natin. Pang-apat siya ngayon, fourth honor si Nando. Ayun na, oh, si Death Prophet. Oh, tamang-tama, call down. Ako po.
walang namatay. Kinall down lang. Papalagan pa, papalagan. Spirit Siphon, Rocket Barrage, Diyos ko, Santino. Exorcism, kinumit dito. Hahabol. Spirit Siphon again. Grabe naman yun mga sir. And killing spree by Santino. What a play. Mamamatay pa ba si Kimo? Nope. Nope. At napaganda na play coming from Execration. Taking 2 against the Geek Fam. Ayan. Dalawa yung nakakuha nila dun. In exchange for Santino. Given na wala dyan yung Death Prophet, sa gitna, mabibigyan ng breathing room dito si Chiwan. Kasi panglima siya, 5th honor siya ngayon. Yan ang TP na. Balik na balik, balik, balik. Glimpse back. Kinetic field. TP out. TP out lang. Na, paano kaya kung may static storm pa yun, no? Sobrang sakit nun, boy. Ito, Nando. Pa-simple lang si Nando, pero tingnan natin, wala pa na-queue na item. Darkness, silence, onto the juggernaut. Wala siyang tropa pips, pero hookshot from Kimo. Ayun lang, may shook-shook-shook yan, oh. Shook-shook-shook mo, baby, pero maraming creeps. Glimpse back, shook-shook-shook, yun na. Mamamatay si March. Oli, sumunod. Diyos ko po, pero may net dito. Mamamatay nga lang yung Jakiro. Juggernaut with the double kill. Maganda sana yung plano doon ng Geek Fam. Hindi lang, hindi nga lang alam. Di alam ni March na nandun yung mga tropa peeps ni Nando. Kaya, yun na nangyari doon. Napunish sila. Ayan, tinitibag na yung top lane. Natitibag talaga, no? Sa bagong update, natitibag yung tower. Oo, titibag talaga yung tower, boy. Para doon sa Dota 1, nasusunog. Nasusunog yung puno. And there we go. First tower of the game will be taken by Execration. Ayan ah. Wala pang exorcism. Di pa yung ginamitan ng exorcism. But wait. The smoke coming from the side of Geek Fam. Ayun. Nakita. Pero nandito si Kimo sa Gedli. Naku po. Siya yung na-target. There goes the silence. Kimo dropping low. Alay na lang muna. Glimpse back. Patay. Si Kimo. Kaya pa Spirit Vessel na pala si Kimo dun. Check natin dito. Pa-MOM yung Medusa. Top lane naman. Ay, bat I mean, Manta style. Hindi magba-Battle Fury yung Juggernaut. Yan, titibagin din ng Geek Fam. Itong first tier middle tower ng Execration. Simple lang. Basic. Pero nako! Mamamatay si Skemberlu! May naga sleep tayo dyan na nakita. Pampatakas na lang muna. Sabi nila, sige, susulitin namin yung exorcism ngayon. Ayan. Kukunin nila ngayon yung first tier bottom tower na lang ng Geek Fam. Medyo malayo. Nandito na si March. At tandaan, gabi. Gabi, guys. So, pwedeng mag-asik ng lagim yung aswang. Oops. Maganda yung vision dito ng Exe, ha. Yan, no. Paganda talaga, boy. Battery assault. Nakahanap ng target. Itingnan natin kung kukonnect ba. Nope. So wala daw, huwag daw muna, sabi dito na Exe. Kunin na lang natin yung tower, pero Medusa magtitipi sa may bottom lane. Papalaga nila, ayun na! Naku po, bugbugan talaga i-tetch, pero TP's coming in mga kaibigan. Kinetic field kinumit dito, Nando dropping low, mamamatay ba? Healing ward kinumit na rin. Dual breath, macro fire by Oli. Nando, naku po, yun na yung kinetic field static storm combo. X-Rag and Oli are both down. Chiwan, papatayin dito na Execration. And Chiwan mamamatay. I think napakalaking tulong nitong Centaur. Ayan. Napakalaking tulong nung Centaur. Yung stun ng Centaur sulit na sulit. Pero teka lang, si Grimms mapapatay din pala ni March. So we are 6-12. First 10 kills makukuha ng Execration. Yung first tier top tower dito, kukunin na rin ng Gyro.
Problema lang dun, walang... Oy, si Carl! Na-silence! Nandito si Kimoto, the rescue, battery assault! Abulin si Carl! Ako na net ulit, Spirit Siphon! March, dropping low! Mamamatay si March! Diyos ko, Lurz! Double damage, oh, double damage, oh. Kunin mo, kunin mo! Ay, naku po, nakuha ni Carl! At di na nila tinuloy yung Naga! So, 13-6 tayo, 2K net worth lead para sa Exe! So, kamusta kayo dyan sa Twitch, mga sir? Ayun. Pero eto, Grimms with Yaj. Uy, may dual breath din sila dun sa likod. Wala, no? May Jakiro din yata. Yung sila Kuya Nick. Pero eto, ah, double elimination yung bracket natin dito. So, matalo... Bababa lang sa lower bracket. Pero walang magpapaalam dito sa dalawang teams na ito. Pero naku po, tuloy-tuloy lang sa pagtibag dito yung execration. Taking this first tier middle tower sa side ng Geek Fam. Merong sleep, pero yun na! Naku po, nag-cogs, dalawang nahuli. Macro fire dito, silence. Lalabanan ba nila mga sir? Ayan na yung exorcism, Oli mamamatay pero nagaslim. Right at the nick of time, call down. Nag-yules dito si Carl, mamamatay si Carl mga sir. And Yaj, search out na lang muna. Si Grimms din dito, hinahabol. The chase is on, Rocket Barrage on to Grimms. Naku po, si Yaj, yung Darkseer. Mamamatay din yata yung Darkseer at yun na, 3-for-1 trade. And goodbye, sabi dito ng kwan, sabi ng Geek Fam. Goodbye. 3-4-1 yun. Yun, shoutout ka pala dyan kay Joma. Joma, nawala ka lang, nagkasakit na ako, uy. Ako, kailangan pala, nandito ako palagi. Oo, dapat nandito ka, pero di ako magkasakit. Ayan, masayin mo yung likod ko. Right. Oo. Lol. Wali, ikot-ikot lang. Biglang tumahimik yung mapa. Nagsubside yung ating aggression coming from both ends. Pero item check muna tayo habang wala pang nangyayari mga sir. Ayan, for Geek Fam, Scamberloo, meron ng Hurricane Pike and yung Face Boots. Face Boots, Drums Earn naman dito for Night Stalker. MOM Face Boots kay Medusa. And yun, notable items natin for Geek Fam. For execution, pa-vessel na dito si Clockwork. Meron ng Tranquil. Oh, hindi nag-Manta style dito si Juggernaut. Tinuloy niya talaga yung Battle Fury. Yul Scepter onto the Death Prophet plus yung drums. And MOM naman at Hood of Defiance para kay Yaj. Ay, Dominator pala at Hood of Defiance. Glimpse back, wag mo kong hulihin. Pero hinahabol siya dito nung homing missile. Plong! Out, out, yun. Out na rin. Sabi yun, out na tayo dyan. Farm, farm na lang muna. Nangunguna pa rin sa net worth natin yung si Carl. At nag-aagawan sa rank 2 dito. Gyrocopter, Medusa, and Juggernaut. 1K net worth lead para sa side ng X eh. Again, Medusa, OSNY. Ayan, pa-SNY yung Medusa natin. Si Chiwan. Huwag ka raw maingay, sabi ni Kuya Nick. Diyos ko, sila nga yung maingay dun. Ingay, Kuya Nick. Boy, ingay dyan sa labas. Ayan, eto na yung Manta style ni Juggernaut. Ayan, ngayon pa lang siya pamanta. Pero tingnan nyo ha, nakaikot. Darkness kinumit dito. Call down, net, riptide, macro fire. Goodbye, Nando. Glimpse back. Grimms, out na rin muna. Nagulantang dun si Nando, mga sir. Gulat na gulat talaga. Dahil dun, nagka-SNY yung Medusa. Ayan, no. Meron pang stone gaze yan. Rosh, Rosh. Uy, magro-Rosh dito yung Geek Fam. Ayan, magro-Rosh nga. Nasa Getty dito ha, may Static Storm Kinetic Field combo na naman. May wall ba? Wall? Ayun, vacuum wall. So, kailangan bilisan dito ng Geek Fam. Or else.
Double damage rune pa, Diyos ko! Vacuum wall talaga, pero may sleep! Napakagandang anti, ano, anti go talaga, boy! Call down, Diyos ko! Ito na yung exorcism ni Carl. Oli Kimo at Scamper Lou mamamatay. 2 down from the side of Geek Fam. And Aegis of the Immortal, makukuha ng Medusa. Glimpse back si March. Habol-habol. Wala na. Ito, nakakahabol na habol nila dito si Chiwan. Gandang anti-go din yun, ha. Counter initiation, pero nang problema lang, sila yung nawalan. Mamamatay yung Medusa na vacuum. Gagamit agad yung Aegis of the Immortal. Oh, sinet upan pa! Laban! Naka-stone gaze yan! Naka-siphon din siya dito! Mamamatay si Nando! And Yaj! Surge out! Takbo! Naku po! Enter in the night! Mamamatay si Yaj! Eto pa si Carl! Nag-yules! Na-ice pot! Mamamatay si Carl! At yun din! Nawalan sila ng dalawa, nakabawi sila ng tatlo. Dire's middle tower is drowning. Yun, yung middle tower pa yung igugo. Yung support duo yung naiwan. Dire's middle tower is under pressure. Diyos ko, magsaskadi na yung Medusa. Ay, obskaday talaga mga sir. Ayan, higop sabaw. Mamaya na, no? Higop sabaw. Salamat nga pala kay Atinik na nilutuan kami ng sinigang. Uy! Hookshot onto the Medusa. Nandito si X-Rag. Static Storm ginamit dito. Pero Grimms, mamamatay. Chiwan! Sinuksyok-syok! And as Nando in a kill. Pero March on a killing spree. Kaya ba? Kaya, kaya. Nandito yung Gyro sa likod. Gyrocopter, call down. Nahuli si Nando. Vacuum wall combo na naman dito. Coming from Yaj. Pero double kill by the Night Stalker. Eto pa. Bottom lane na second tower, first tower, kukunin ng Geek Fam. Sunod-sunod yung kinukuha nila dito ng objective, ha, for Geek Fam. Out na agad yung tower na yun. Nan, time walk, sabi ni Kuya Nick. Ingay ni Kuya Nick. Oh, ingay dyan sa labas! Joke lang. Hindi mo ba nag-aaway dito, pero naririnig ko kasi yung sigaw ni Krennic eh. Huwag ka sumigaw. Ayan, pero Night Stalker. Meron ng Shadow Blade. Yun, oh, atid na lang, oh. Shadow Blade, Israel talaga mga sir. Pero I have to commend the execration. Napakaganda ng vision nila dito sa side ng Geek Fam. Ayan, oh, yun. Ayan pa, oh. Ayun. Yun pa, oh. Ayun. Diba, apat talaga. Ha? Illuminati Ward. Patriangle. Shoutout nga pala kay Joma. Kakauwi lang. Namiss ka namin dito, Joma. Pa BKB. Ha? Uy, napatay yung courier. Sino pumatay dun? Sino kayang pumatay nun? Marintik, Jakiro yun eh. Jakiro talaga may pakananon eh. Siya lang naman yung parang isolated dyan. Pero 23 minutes. 6k net worth lead agad para dito sa Geek Fam at pa-BKB tulad na sinabi ko, pa-BKB na yung Gyro, Medusa. Kasi di mag-aayos, naka-Ives Cuddy kanina yun naka-Q eh, pero magmamanta. Magmamanta yung Medusa. Yun, diba, ingay ni Kuya Nick. Walang kabias-bias na casting yung kay Kuya Nick mga sir. Alright. Jakiro pa 4 staff, Nando, Manta, eto na yung Manta ni Nando. Epicenter! Ayan. Blink Dagger na yung Darkseer. I think going for Guardian Grim siya dito. Yung headrest. Pa Mechans. Tatlong libo na yung pera dito ng Gyro. So, kaya yung next plan nila dito. What's their next move mga sir? TNC? Ayan. TNC. Nasa Kuya Nick WXC mga sir.
Pero yung tubig, bigyan mo tubig to. Thank you, Joma. I love you. Bigyan mo tubig. Diyos ko, inuwaw na ako dito. Tayang yaka, oy! Wag, pero yun, mag-butterfly muna. Bago yung Skadi. Kaya na, Medusa, magle-level 20 na yan. Ako, mahihirapan silang i-burst down yung Medusa pag nagkataon. Kaya dapat bilis-bilisan nila yun. Level 20 na nga at plus 700 mana. So, 1-5 mana is real. Creates absorb 60% of the incoming damage in exchange for Medusa's mana. Ayun o. Damage per mana talaga, boy. Alright. Thank you, Joma. Death Prophet, magpupush-push dito sa may bottom lane. Again, yung time frame dito ng Exe, eh, kung saan sila dapat kumuha ng at kumuha ng objective, lumiliit na lang. Kasi, pa-BKB yan ah. At mo na, tingnan natin. Ah. BKB na si Gyro, pa-butterfly pa. At pag nagka-damage item yan mamaya, lagot. May smoke yata ako nakita. Ayun. Ayun. The smoke coming from the side of Geek Fam. Ayan o, drawing. O, dinrawingan na dito nung kan. Dinrawingan na ni Oli. Ha. Yun daw. Rektahin daw nila dun. Nako, naghahanap. Available lahat ng ulti nila dito. They have the Naga Sleep. They have the Macro Fire. They have the Darkness. They have the Cooldown. Para sa Execration, ganun din. Nandyan din sa kanila lahat ng ulti. Ang magiging problema nila dito ngayon, kung magulantang sila at hindi sila makaramdam, out agad. Pipe ngayon dito si Yaj. Na nag-expire na yata yung dust. I mean, the smoke. So, go na lang muna sila dito sa may bottom lane. Manta style, makukompleto dun kay Juggernaut. Dire's bottom tower couldn't withstand the tide. Stand daw talaga. No, no, ingay talaga ni Queen Nick eh. Ingay talaga ni Queen Nick eh. Oy, Queen Nick, ingay mo dyan sa labas. Pero biglang tumahimik ulit yung mapa. Pag etong Gyro nakapag-butterfly na, ewan ko na lang talaga, boy. March and X-Rag. Papunta yata sa papunta ba sa may top lane yan? O yun lang, nag-invy na. Ayan na, nag-invy na. Pag eto, makahuli ng isa. Op, op, op. Wala na, wag daw muna. So, yeah, wag muna. Sadyan muna natin. Wag lang masyadong maasim. Papa-item muna natin yung Medusa. Ayan, papa BKB muna natin yung Medusa and yung Gyro naman pa pan muna. Naku, ingay talaga ni Queen Nick. Sumisigaw na si Queen Nick eh. Rinig na rinig dito eh. Beto, Kimo. Uy, akala kay Kwan pala to. Ayaj. Pero ito, push na ng push na ng push. On the top lane, Geek Fam. Nagpapakayaman, wala ng outer towers yung XA. Ayun na, nag-drawing na sila. Go daw, papunta dun sa may bottom lane. Ganun, no? Ayan. Magda-dust ba? Da-dust? Wala. Wala, I mean smoke. Wala palang smoke. Kala ko magsusmoke gank na naman ulit sila eh. Roshan, 2, 1, and Roshan is already up. Dalawang option dito ng Geek Fam. They could force a team fight para ma-minus 1 agad yung X eh. And then take the Roshan. Or take the Roshan at dun mag-team fight mismo. Kasi may BKB na dito yung Medusa. BKB, Medusa. Para sa side naman ng X eh. Pipe. Doon kay Yaj, Kimo, may vessel na at pa 4 stop. Oy, Diffusal Blade. Just the item na kakailanganin dito ni Nando. Diffusal Blade talaga, anti-Medusa. Mag-MKB pa yung Medusa, oh. Kunin na nila Aegis of the Immortal. Aegis plus Cheese Advantage, mapupunta sa Geek Fam. They have 10k net worth lead. 10k net worth lead, pa level 25 na rin yung Medusa. 22 na, 22.
Carly. Bashiva's guard. Item check tayo. Abang wala pa masyado nangyayari mga sir. Ayan. For Geek Fam. Bagong item dito sa side ng Geek Fam. Scamberloo, BKB, at magba-butterfly. Butterfly pa rin ba? Butterfly pa rin. Wala pa siyang SNY. BKB ngayon at Pipe. Night Stalker and Naga respectively. Para naman dito kay Night Stalker, he already has the Vessel Shadow Blade and BKB hahatid na at may smoke tayo nakikita. Delay muna natin yung ating item check kasi papalag na yata dito yung Geek Fam. Buyback status, Gyrocopter lang yung may buyback mga sir. Ayan ha. Gyrocopter lang yung may buyback. Naghahanap dito, naghahanap sila ng target. Carl naman, nandito lang sa may bottom lane. Papush-push lang din. Wala siyang tropa pips na kasama. Piniping siya, piniping. Sabi, dito, dito, dito. Kitang-kita na ako, na-cancel yung TP. Na-silence. Shiva's guard, kinumit, nakikipaghabulan. Uminom ako ng tubig, kaya teka lang po mga sir. Ako, solo kill ba? Nag-yules, nandito na yung mga tropa pips. BKB, Exorcism, kinumit. Naku po, habol. At hindi nila na nakapag-BKB. Nakapag-BKB yung Death Prophet. Pero si Oli, mapapatay ni Nando. Sinuksuk-suk talaga, boy. Yan o, right-click, right-click. Sige, right-click, right-click. Habol, habol, TP out. TP out talaga, sobrang sakit. Yan, may, ang na-minus 1 pa dito, yung Geek Fam. Problem is, yung mga ulti ng execration na commit nila, eh, exorcism at yung shuk-shuk-shuk. Bottom tower dito, nabasag pala ng Dire. Crips. Crips is doing it. Pero eto, ouch! Juan, papasuke. Natapang nga tao yan, ha? May Aegis of the Immortal yan. Na-siphon yung kuya mo. Na-silence. Pero nasa yung mga tropa pips niya? Ayun, nasa Gedli. Siya palang isa niyan. Ayan sa kanya yung cheese. Alright. Nasa kay Scamberloo yung cheese. Kung ako nahuli. Nahuli, Juan. 50% health. 4 stop out. Pero eto, may glimpse back tayo. Static Storm, bigay mo. Pero magagamit yung Aegis. Call down, kinumit Carl. Nag-BKB ulit. At ayan na si Chua. Nag-Stone Gaze. Nahirapan silang ipasok, ha. Nahirapan silang pumasok. Wala sila na yan. Na-damage lang nila yung tower. So, uy, nagasong. Ayan, oh. Ice Path, macro fire talaga boy. Pero hookshot coming from Kimo dun sa gilid. Multiple BKBs will be popped. Eto na yung vacuum. Pero si Hatch mamamatay. Carl will, Carl mamamatay din. Laban laban. Sabi dito ng Geek Fam. Shook shook shook. Kinumit kay March. Pero napakaganda yun. Lumapit siya sa mga tropa pips niya. Juggernaut dropping low. Eto na yung wall. Oh, di nakapalag. Nakaforce pa sila ng buyback dun, ha. Nakabuyback, nagbuyback si Darkseer. First Rax of the game will be taken at 34 minutes. And isang buong lane ang makukuha dito ng Geek Fam. Segway sila sa baba. Diyos ko. Pero ito lang ha, wala ng Aegis of the Immortal. Wala ng Aegis of the Immortal dito yung Geek Fam. And walang buyback yung Exe. Yun lang yung masasabi ko dyan. Nahirapan pa sila dito, i-burst down yung Naga. And now, dalawang lane yung nakuha ng execration. I mean, ng Geek Fam. Hookshot doon sa Jakiro. Wait. Wala na, di na nila tinuloy. Yun na lang daw. Sabi nila, yun lang, yun lang. Steady lang tayo dyan. Pero in exchange for the Naga and the Aegis of the Immortal, dalawang lane yung nakuha ng Geek Fam. Sige lang, pag-tripan lang ako dyan ni Quinic. Mamaya, pag wala na siya, ako titripan ko rin yan. Titripan ko rin si Quinic. Pero kasi, hindi ko siya pwedeng pag-tripan kasi sila yung nagluto ng pagkain namin kaninang tanghali. So, salamat din pala kay Quinic.
Ayan. Pakasarap talaga ng sinigang na yun eh. Marunong pala magluto si Koenig, no? Sinigang. So, ito, Juggernaut, may buyback na. Medusa, Medusa. Level 24. Magle-level 25 na. Pero wait lang. Oh, malevolence. So, malevolence siya. Hindi siya magsaskadi. At ngayon, na Guardian Greaves. Papuntang Guardian Greaves na dito yung Darkseer. Wala pa naka-queue na item dito kay Death Prophet. Juggernaut naman pa MKB. Kasi alam niya, may Butterfly na dito. Gan, may Butterfly yung Gyro, may Butterfly yung Medusa. Kaya kukuha na lang muna sila ng Shrine. Again, isang lane of rocks na lang yung natitira sa side ng Exe. Mega Creeps na dito yung Geek Farm. Itong plakano, no? MKB na rin dito yung Skemberlo, double damage yun daw. Kukunin yata ito ni Nando. Bigay kay Nando yan, boy. Bigay talaga kay Nando. Pwede silang pumalag. Pwede pumalag yung execration dito, mga sir, ha? Pakaganda naman ng wards yun. Mahirap yung ward eh. Mahirap yung ward yung wards na yun. Na may buyback yung Juggernaut. So, pwede silang lumaban. The problem is, ayaw. Ayaw maganap ng away ng Geek Farm. And the Night Stalker, mag-nanalifier pa. Uy, Satanic! What? Satanic? Naka-queue dito, malevolence. Tapos Satanic. Sige na lang. Wala tayong magagawa dyan. Pero ito, Sacred Relic 3-8. Kaya, pwede nabilin yung Sacred Relic, mga sir. Yung shrine yung binabanatan dito ng Geek Farm. Execration naman, nagsasama-sama jutsu. Juggernaut now with the MKB. And tatlo lang yung may buyback dito. Gyro, Night Stalker, and Jakiro. Ayan na, Gyro, Night Stalker. Uy, hindi na. Wala nang buyback Night Stalker. Bumili na yata ng Sacred Relic yun. Ayan, bumili na nga ng Sacred Relic. Daw Gyro lang at Skimo. Si Playhard, I mean si Skemberlo lang at Skimo. Titingnan natin ngayon kung anong plano ng X, eh. Anong magiging plano dito ng Geek Farm. Kasi judging by the towers and the objectives na nakuha ng Geek Farm, lamang na lamang sila ngayon. 19k net worth. Isang tower na, ay isang lane na lang. At sa alam natin, eh, mahirap kumambak kapag mega creeps. Pero hindi ko sinasabing hindi makakakambak, sinabi ko lang mahirap. Naku po, inabol yung Juggernaut. Inabol si Nando. Naku po, may vision siya kay Nando. Ayun talaga yung nullifier, mga sir! Diyos ko! Na-silence pa! Walang pang syok-syok-syok! Mamamatay ba? Nando, abol-abol, TP out ka na lang boy kasi wala kang magagawa. Diyos ko, aabot ba yung TP? Yes, aabot, makakauwi siya sa bahay. Pero that's March, alright? Si March pa lang yun. Si March pa lang yun, mga sir. 21k net worth para dito sa Geek Farm. They have all the tools to shut down Execration. And paskadi na rin pala dito si Gyrocopter. Macrofire, kinumit na rin pala dito ni Oli. Nako, nakapag Glimmer Cape. Out, out, out. So, ano yung Nullifier? Pwede dapat yung Nullifier, mas mahaba yung cooldown eh. Roshan, 12, 11. Ito na! May Refresher Shard na to. Itong next Roshan. Papalagan yata nila sa next Roshan eh. Available lahat ng ulti. Macro Fire 30. At least ayan, 24. Macro Fire at Darkness. Para sa side ng Exe naman, available lahat. And Roshan is already up. Piniping dito. Piniping na ni Jakiro. So nag Rocket Flare na rin yung Skimo. Ayan. Mm-hmm.
Gantay lang, oh. Ito, nakapag-smoke. Uy, pinasok! Ako po si Carl. Naboyd. Naboyd, naboyd. Oh, gyrocopter. Scuddy na yung gyro. May glimpse back. Shook, shook, shook. Medusa yung target. BKB at naga-slip. Napakagandang setup. Call down. Macro park yung dito. There goes the vacuum wall combo. Pero naku po, nagkakagulo na. Nando yung una mamamatay. Grimms will fall as well. And hahabulin na dito si Carl. Wala nang damage dealer dito yung execration. Buyback pa yung juggernaut. Napakasama. Kimo, nasa likod. Ayan, oh, piniping, oh. At pwede sinusolo na. Ayan, nakukunin na dito ng geek farm yung Aegis. Cheese and Refresher Shard. Naku po. Nagulantang din sila. Ganda talaga ng anti... I mean, counter initiation dito ng Naga. I think kailangan natin ibigay sa Naga yun. Nag-glimpse back. Eh, nag-glimpse back. Nakulong na sa Static Storm. Nag-commit na ng BKB yung Medusa. Nag-exorcism na si Carl. And Naga-sleep lang yung katapat. Pagka Naga-sleep, instant macro fire ice pa talaga cooldown. Dead agad. And now, walang buyback yung Jug. May buyback dito si Carl. Ayan, may buyback na rin dito si Yaj. So, dalawa lang sila yung may buyback. Pwede nilang i-go to. Kanino binigay yung shard? Yung shard. Ayun, nakay gyrocopter yung shard. May gyro, nakay gyro yung shard talaga. Double cooldown talaga yung mangyayari dito. Pero yun na, ginaw. Ginaw si Skemberlo. Ayun na. Laban, laban. Pero si Nando, tingnan mo naman. Sobrang sakit tong damage. Nando is out for 2 minutes. Diyos ko. Ayun na, Night Stalker. Oh. Single-handedly. GG na daw dito, sabi ni Kimo. 42 minutes, game number 1. And yun na, game number 1, mapupunta sa Geek Farm, mga sir. So, congratulations Geek Farm, well played para sa Execration. Pero may game number 2 pa tayo. At can Execration force game number 3? Or makukuha ito ng Geek Farm ng 2-0 at magpo-proceed sa next round? Again, loser will drop sa lower bracket. So, may lower bracket pa tayo. Wala pang uwian to. So, ayan. At kayo sana, wala rin kayong uwian, mga sir, ha? Ayan, shoutout nga pala dyan sa mga nanonood dun sa kabila at sa mga nakabultay Twitch. Hello, hello sa inyo dyan, guys. Game 3, sabi ni Herbs, kasi siya yung susunod. Yung nagdarasal niya talaga yan, nage-game 3. Ganyan yung mga tamad, no? Ganyan talaga yung mga tamad. Tinagdarasal, nage-game 3 pa ako para makakapagpahinga pa. Pero again, okay lang din sa akin kung gumame 3 tayo dito. Pero ayan, shoutout nga pala sa mga viewers natin. Maraming maraming salamat. And we're going for game number 2. Execration versus Geek Farm. Okay, aalis dyan. Magbabalik kami. And I think TNC at Fire Dragon dun sa kabila sa Kuya Nick WXC. Alright, guys. See ya.